ang unang linggo po ng Kwaresma ay palaging pagninilay sa pagtukso ng demonyo sa ating Panginoon. Mahalaga po ito. Alam niyo kung bakit? Dalawa lang sila doon, ang demonyo at ang Panginoon. Ibig sabihin, ang source ng insidenteng ito, ng pangyayaring ito, ay ang Panginoon lamang. Sapagkat hindi naman magkukwento ang demonyo para masulat sa Ebanghelyo. Kailangan po nating liwanagin din na ang tukso ay iba sa pagsubok. Ang tukso ay galing sa demonyo. Subalit, ang tukso ay pagsubok din. Pero kapag ang pagsubok ay galing sa Diyos, ang tawag doon ay hindi tukso. Ang tawag doon ay pagsubok. Ngayon po, ang Ebanghelyo ay nagtapos doon sa mga salitang, "The devil departed from him for a time." Ano yung tatlong tukso na tinanggap ng Panginoon? Una, tukso ng ginhawa. Gawin mong tinapay ang nakapaligid sa iyo, mapapawi ang gutom mo. Pangalawa, sikat. Biglang sikat. Instant popularity. Pangatlo, instant power. Sapagkat kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Tandaan po natin palagi ay ito. The temptations are never ugly. Temptations always try to look good. Because if the temptation is ugly from the beginning, you would not be attracted. The devil tries to look beautiful. The devil tries to look attractive. The devil tries to look beneficial to you. The devil tries to look concerned about you. And the devil says, if you do this, you're going to be popular. You're going to be comfortable. You're going to be powerful. Ano naman ang masama sa ginhawa? Ano naman ang masama sa busog? Ano naman ang masama sa kilala ka ng maraming tao? Di ba maganda na malakas ka? But there is something about it that makes it wrong. Tandaan po natin yon. Ang tukso ay nagsisimula bilang pagpapaganda. Nito pong mga nakaraang taon ay bumalik ang demonyo sa atin, katulad ng sinabi ng Ebanghelyo. At balik ng balik ang demonyo sa atin. At ano yung demonyo na nakikita natin ngayon na nagpapanggap bilang mabuti? The first devil is the devil of death. Kamatayan. Ang totoo gusto kong sabihin, katayan. Because we have butchered more than 30,000 Filipinos thinking that this is the solution to the problem of drugs. Ang masagwa po noon ay mga Katolikong sumasamba at nagsisimba at nagdadasal ay pumapalakpak at nagsasabi, "Hay salamat, nabawasan ang masama. Hay salamat, ligtas na ang buhay kasi nabawasan ang kriminal." But my dear brothers and sisters, death is a temptation. It may offer itself as a solution, but death is not a solution. Death is a problem. That is why Christ came in order to give us not death, but life. Ang kamatayan ay tukso at ginagamit ito upang maniwala tayo na mabuti ang pumatay. Pinapaniwala tayo na ang pagpatay ay makakalutas sa problema natin.
pinapapaniwala tayo na nababawasan ang masama at nagiging ligtas ka kapag pinatay ang kapwa-tao. But it is wrong, because death is not the will of God for us. The will of God for us is fullness of life. Ang pangalawang demonyo ng ating panahon ay kabastusan. Vulgarity. It is wrong. But how come we are laughing? It is wrong. But how come we are clapping and repeating? It is wrong. But how come the same lips that utter vulgarity will be the same lips that will say amen to the body of Christ? My dear brothers and sisters, vulgarity is wrong because our mouth belongs to the Lord. And that is why we say, "Open my lips, O Lord, and my tongue shall proclaim your greatness, and my tongue shall proclaim your praise." Our tongue, our lips should proclaim the greatness of God, not vulgarity, not profanity, hindi pagmumura, hindi pagsisinungaling, hindi pananakit, hindi pang pag-iinsulto sa kababaihan. Because vulgarity presents itself as funny. Vulgarity presents itself as exemplary. But it is not so, because it is evil. Ang pangatlo ay kasinungalingan. If the truth will not help you, let lie protect you. Huh? Kung hindi mo kayang manindigan sa totoo, gumawa ka ng kasinungalingan at papaniwalain natin sila. Kung ikaw ay magsinungaling kasi napahiya ka, maintindihan kita. Kung ikaw ay nagsinungaling kasi natatakot ka, maintindihan kita. But if you are creating lies in order to make others more angry, and if you are creating lies in order to increase the level of hatred in the world for one another, how can I call you an angel of God? We are trying to use lies to convince people, to mislead people, to anger people, for people to hate one another. It can only come from the evil one. Pero, pansinin po ninyo, mga minamahal kong kapatid, dahil panahon ng kampanya, ang lahat kontra sa kamatayan. Dahil panahon ng kampanya, hindi na nagmumura. Dahil panahon ng panliligaw, ay parang nagsasabi na ng totoo. Pero, pakitingnan po ang mga kandidato kung sino ang nakatayo sa kaliwa at sa kanan nila, at kung sila ay naging kasangkapan para sa kamatayan, para sa kasinungalingan, para sa kabastusan. Hindi ba dapat sabihin natin sa kanya, "I reject. Itinatakwil ko ang masama. Itinatakwil ko ang kasalanan. Itinatakwil ko ang tukso. Itinatakwil ko ang demonyo, sapagkat sumasampalataya ako." Let us make a stand, not for anyone in politics, but for the Lord. But you can only stand up for the Lord if you're willing to reject the devil.